Look what she brought for Lolo. Walang-wala yan sa mga dala ng iba pa nating mga pinsan, including their wives. Tingnan mo naman, mga pipitsuging kakanin at cupcakes lang. Pangahamak ng kapatid ni Adam na si Ariana. Pinaghirapan ni Linda ang mga yan para kay Lolo. Baka pwede, tigil mo munang paninita sa mga dala niya. Saway naman ni Adam sa kapatid. Nanatiling tahimik naman si Linda. Gustuhin man niyang umimik at ipagtanggol ang sarili ay mas pinili na lamang yung tumahimik at huwag na lang pansinin ang pamilya ni Adam sa panghamak sa kanya. Bilang pagrespeto sa asawang si Adam, ay tiniis na lamang ni Linda ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng pamilya nito. Nakataas naman ang kilay ng ina ni Adam at ganun din naman ang ama niya. Hanggang sa dumating na ang lolo nila na may kaarawan at inisa-isang tingnan ang lahat ng regalo. What piece of trash is this? Whoever made that starting today? Alam mo naman siguro na hindi ako tumatanggap ng mga pipitsuging regalo. Paniliit sa regalo ni Linda, sabay hinagis ang mga ito. Saglit pa ay natahimik ang lahat dahil sa biglang pagdating ng isang hindi kilalang lalaki. Magara ang kasuotan. Tumigil ito saglit at pinulot ang mga cupcakes na nahulog sa sahig. Kinuha niya ito tinikman. Sino nga bang lalaking ito at anong ginagawa niya sa kaarawan ng lolo ni Adam? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Adam, do you take Linda to be your wedded wife? To live together in marriage? Do you promise to love her, comfort her, honor, and keep her for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, and forsaking all others? Be faithful only to her, for as long as you both shall live? Tanong ng pari kay Adam. I do, Father. Mabilis naman natugon ni Adam habang nakangiti kay Linda. Linda, do you take Adam to be your wedded husband, to live together in marriage? Do you promise to love him, comfort him, honor and keep him for better or worse, for richer or poorer, in sickness and health, and forsaking all others? Be faithful only to him, so long as you both shall live? Tanong naman ng pare kay Linda. Yes, I do. Masaya sagot ni Linda sa pare habang nakatitig sa mga mata ni Adam. In the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. At ganap na mag-asawa si Adam at Linda. Hinalikan ni Adam si Linda at nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita sa loob ng simbahan. Maliban na lang sa mga kamag-anak ni Adam na hindi na halos maipintang mukha nung magsimula pa lamang ang seremonya ng kasal. Kontra ang mga ito kay Linda dahil ayaw nila dito. Sapul sa una pa lamang. Galing lamang sa mahirap na pamilya si Linda. Dahilan upang hindi siya magustuhan ng pamilya ni Adam. Ngunit dahil mahal ni Linda si Adam ay wala siyang pakialam kung ayaw man sa kanya ng pamilya ng asawa. Sa isang charity event, nagkakilala si na Adam at Linda. Dahil mabait si Linda sa mga batang naulila na, ay madalas itong mag-raise ng funds sa iba't ibang sektor ng mga bahay ampunan. Sa isang bahay ampunan, lumaki si Linda. Bata pa lamang siya ay hindi niya na nakilala ang kanyang mga magulang. At dahil may mga investor si Adam na malaki ang share sa mga ganitong klase ng charity, ay hindi siya lumiliban sa lahat ng events. Simula nang makita at makilala ni Adam si Linda ay hindi niya na ito tinantanan hanggang sa naging magkasintahan sila at ngayon ay ganap na ngang mag-asawa. Are you happy? Tanong ni Adam kay Linda habang nasa swimming pool sila at sinusulit ang kanilang honeymoon. Oo naman, sobra. Tugon ni Linda kay Adam habang papalapit ito sa asawa. Na makalapit si Linda kay Adam ay siniil siya nito ng halik at sinabayan naman ito ni Linda. Gumapang pang mga kamay ni Adam sa likuran ni Linda at pinisil ang puwet nito.
Saglit pa ay napuungol si Linda dahil sa kapilyuhang ginawa ni Adam. Adam touches her sensitive part of her body and play with it with his fingers. Linda then was out of her mind and started to be loud and noisy. Adam kissed Linda more to make her shut up. But Linda cannot control herself from moaning. It all ended up Adam and Linda making out at the side of the pool. Which is okay lang naman kasi nasa loob lang naman sila ng kondo nila. At andun Linda naman ang swimming pool. Kaya naman kahit sa ang sulok ng kondo ay nagagawa ni Adam ang lahat ng kapilyuhan sa asawang si Linda. Walang masama. Mag-asawa naman silang dalawa. Pagkalipas ng isang linggong pag-i-enjoy nila sa kanilang honeymoon ay bumalik na si Linda at Adam sa mansyon at dito na nagsimula ang kalbaryo ni Linda sa buhay. Aba-aba! Napakaganda naman ang sambay mo dyan! Singhal ni Ariana kay Linda na nakaupo sa may beranda dahil halos kakagising lamang nito. Hindi naman nagsalita si Linda at nanatiling tahimik na lang. Wala kasi si Adam upang ipagtanggol ang kawawang Linda dahil sa trabaho ito. Bakit hindi ka pa pumunta sa kusina para naman may silbi ka? Tumulong ka doon na magluto ng kakainin para sa tanghalian. Make yourself useful, gold digger. Mataray na singhal pa rin ni Arena. Yumuko na lamang si Linda at dumiretso na sa kusina. Ay, Miss Linda, ano pong ginagawa ninyo dito? Nagulat na tanong ng kusinera ng mansyon doon. Ah, wala kasi ako magawa. Dito na lang ako para malibang ako. Tugon naman ni Linda. Eh, hindi naman po kayo maaari dito, Miss Linda. Kayang-kaya po namin dito at marami naman pong katulong. Ang dapat po sa inyo ay nagpapahinga at alam po namin na galing lamang po kayo sa biyahe. Kontra naman ni Manang. Hayaan niyo siya. Ako nagpapunta dito kay Linda. Bigyan niyo siya na magagawa niya para naman may silbi siya dito. Nakataas ang kilay na utos ni Ariana at umalis na rin ito. Nagtingin na naman ang mga katulong sa kusina at nakaramdam ng pag-aawa kay Linda. Bigla naman tumulo ang mga luha ni Linda dahil sa pamamahiyang ginawa sa kanya ni Ariana. How's everything here? Tanong ni Adam habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan. Naroon ang kanyang ina at ama. Ganoon na rin ang kapatid nitong si Ariana. Dalaga pa kasi si Ariana kaya naman ay nananatili pa rin itong kasama nila Adam sa mansyon. Samantalang kasama naman nila ang magulang ni Adam dahil na rin sa tradisyong sinusunod ang kanilang angkan. May lahi kasing Chinoy ang pamilya nila Adam kaya naman kakaiba ang palakad nila sa loob ng mansyon. Okay naman. Tinuturuan ng kapatid mo ang asawa mo ng mga gawaing bahay. Hindi ata siya naturuan ng kanyang mga magulang. Mataray na tugon ng ina ni Adam na si Malu. Nagbuntong hininga naman si Adam dahil alam niyang may ginawa na naman ang kapatid na si Ariana. Alam niya kung paano maliitin ang pamilya niya ang kanyang asawa na si Linda. Dahil sa Paul sa una pa ay ayaw naman talaga ng kanyang pamilya dito. Hindi lang makaimik si Adam dahil ang pagsagot sa parte ng pamilya at lalo pa sa magulang ay kahulugan ng pagbastos at pagtatakwil. Pagtingin niya kay Linda ay nananatili itong tahimik. Hindi pa ba niya alam ang patakaran sa mansyon, kuya? Madalas ka siyang makita sa may hardin at maghapon na lamang siyang tumatambay doon. Sumbong pa ni Ariana. Napatitig naman si Linda kay Ariana. Titig na nais magpaliwanag at pabulaanan ng mga sinasabi ni Ariana. Tiningnan naman siya ni Ariana ng mapang-asar ng ngiti at nakataas ang kilay. Enough with that nonsense topic. Kumain na tayo. Saway naman ang ama ni Adam na si Errol. Hindi na nagsalita pa si Malu at Ariana. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Samantala, hindi naman nauubos ni Linda ang nakahain sa kanyang plato. What's wrong, mahal? Mahinang tanong ni Adam. Tumingin naman si Linda sa asawang si Adam na nangingilid ang mga luha. Pinisil naman ni Adam ng bahagya ang kamay ni Linda na nagpapahiwatig na mamaya na nila pag-usapan ang nais niyang sabihin. Kaya naman tinis na lamang ni Linda ang bigat na nararamdaman hanggang sa matapos na silang kumain. Pagkatapos silang kumain ay naghintay na lamang si Adam sa asawang si Linda sa kanilang kwarto. Saglit pa ay pumasok na ng kwarto si Linda. Mahal? Niyakap ni Adam ang asawa nang maupo ito sa gilid ng kama. Hindi naman nagsasalita si Linda. Saan ka galing? Tanong ni Adam. Ay, nagugas ako ng plato, mahal. Malumanay na sagot naman ni Linda. Napailing naman si Adam.
Awang-awa siya sa asawa niya dahil wala siyang magawa at kayang gawin para kay Linda. Naiipit siya sa sitwasyon. Ano na namang ginawa sa'yo ni Ariana noong mga nakaraang araw? Tanong ni Adam. Umiling naman si Linda at hindi na nagsasalita. Hinawakan ni Adam ang kamay ng asawa. Pagpasensyahan mo na sila, mahal, ha? Sana'y konti pang pagtitiis. Ngayon lang naman sila ganyan sa'yo. Darating din ang araw na matatanggap ka rin nila. Ito ang palaging sinasabi ni Adam upang pampalubag loob ni Linda. Umaasa pa rin kasi si Adam na balang araw ay magbabago rin ang pagtingin ng kanyang pamilya kay Linda. Bago pa man kasi nila mapagkasunduan na magpakasal, ay tinanggap na ni Linda ang kagustuhan ng pamilya ni Adam na pagsilbihan niya ang mga ito sa ibang mga bagay. Kaya naman gustuhin man ni Linda na magreklamo ay hindi niya magawa dahil sa kasunduang ito. At isa pang pinakadahilan niya ay ang pagmamahal sa asawang si Adam. Handang tiisin ni Linda ang lahat para sa kanyang asawa dahil sobrang mahal niya si Adam at mahal din naman ni Adam si Linda. Malapit ang birthday ng lolo mo, pero hindi ko alam kung anong ireregalo sa kanya. Panggit ni Malu habang nakatambay silang dalawa ni Ariana sa gilid ng pool. Alam mo naman ang gusto ni lolo, mama. Mga bonggang regalo at mamahalin ang dapat na ibigay mo. Marta namang sagot ni Ariana. Saglit pa ay dumating na si Linda, dala ang mga juice na ipinatimpla sa kanya ni Malu at Ariana. How about you, Linda? What's your plan sa birthday ng lolo ni Adam? Tanong ni Malu kay Linda habang tinitingnan nito mula ulo hanggang paa. Hindi ko pa po alam, mama. Tatanungin ko na lang po si Adam sa desisyon niya. Malumanay naman na tugon ni Linda. Alam mo, kung ako lang masusunod. You don't need to go there, Linda. My son needs to be there, of course, dahil anak ko siya. At tapos siya ng doon na magbe-birthday. Pero ikaw? I assume na hindi ka naman kailangan doon eh. Pang-aasar ni Malu kay Linda. Napatawa naman si Ariana. Totoo naman eh, you don't need to be there. Pwede naman sabihin kay lolo na busy ka or lumayas ka na ng mansyon. Sabay hagalpak pa ni Ariana pagkatapos asarin si Linda. You are so mean with Linda, darling. Masyado mo namang pinaparamdam sa kanya na ayaw talaga natin sa kanya. Tumawa pa ng malakas ang dalawang mag-ina dahilan upang mapahiyang muli si Linda. Kaya naman, ang kawawang si Linda ay akma na sanang babalik sa loob ng mansyon nang bigla naman siyang tinawag muli ng kanyang biyana na si Malu. Lumapit naman si Linda ngunit nagulat siya sa ginawa ni Malu dahil bigla siyang binuhusan ng juice na to. You have no right para talikuran ako kapag kinakausap kita. Mataray na singal ni Malu kay Linda. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Iniwan ka nga pala ng mga magulang mo sa bahay ampunan. Kaya siguro ganyan ang ugali mo dahil kulang ka sa aruga. Pangmamaliit pa ni Malu kay Linda. Hindi naman nagustuhan ni Linda ang sinabi ni Malu kaya naman hindi niya na natiis na hindi sumagot dito. Sumasobra na po kayo. Pwede po ninyo akong hamakin. Pero huwag na huwag po ninyong idadama yung mga magulang ko dito. Kahapon pa po kayo sa harap ng pagkain, mama. Pero nagtimpi lang po ako dahil nire-respeto ko po kayo bilang ina ni Adam. Mariin na sabi ni Linda. Tumaas naman ang kilay ng mag-inang Malu at Ariana. How dare you talk to mama like that? Bastos ka! Hinatak ni Ariana ang buhok ni Linda hanggang sa pinagtulungan na siya ng dalawa. At sa hindi inaasahang pangyayari ay naitulak ni Ariana ang inang si Malu sa swimming pool kaya naman nalaglag ito. Sakto namang dumating si Adam at ang tanging nasaksihan nito ay ang pagkahulog ng kanyang ina. Mama! Dali-daling hinubad ni Adam ang kanyang coat at sapatos, sabay talon sa swimming pool upang tulungan ang ina na biglang nagkunwaring nalulunod. Help me! Help! Maarteng sigaw ni Malu. Saglit pa ay natulungan na ni Adam si Malu na umahon. Are you okay, mama? Nag-aalala lang tanong ni Adam. Thank you, anak. I thought I'm going to die. Namulikat ang binti ko kaya I can't swim. Mabuti na lang at dumating ka, iho. Overacting na sagot ni Malu. It's her fault, ma. Tinulak niya si mama. Dinuro naman ni Ariana si Linda. Nagulat naman si Linda sa akusasyon ni Ariana sa kanya. I was just trying to ask her about your lolo's birthday party pero bigla siyang nagalit sa akin.
Nakakaawa ang boses na pagpapaliwanag ni Malu kay Adam. Ngunit ang mga sinasabi nito ay puro kasinungalingan lamang. Nanlalaki ang mga mata ni Linda dahil hindi siya halos makapaniwala sa inaasal ngayon ang mag-ina sa harapan ng kanyang asawa. At dahil hindi na rin maalala ni Linda kung paano ang nalaglag sa pool si Malu, ay hindi na naman niya alam kung may pagtatanggol pa ba niya ang sarili. Is that true, Linda? May galit sa tono ng pananalita ni Adam. Hindi naman makapagsalita si Linda. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang side niya kay Adam. Pakiramdam niya ay napagtutulungan na siya. Dahil pakiramdam na Linda na sasabog na siya, ay mas minabuti niya na lang na tumakbo na lang pabalik sa loob ng mansyon at dumiretso siya sa kwarto nila. Doon ay hindi na kinaya ni Linda ang pagpigil sa nararamdaman, kaya naman sumabog na siya at biglang napahagulhol. Saglit pa ay kumakatok na ang asawang si Adam. Mahal? Tawag ni Adam. Inayos si Linda ang kanyang sarili at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata at saka pinagbuksan ng pinto ang asawa. Pagpasok ni Adam ng kwarto ay halatang halata dito ang pagkadismaya at pagkalito. Tinitigan niya si Linda ng blanco. Hindi naman mawari ni Linda kung paanong titingnan si Adam dahil sa tuwing titingnan niya ito sa mga mata ay ramdam ni Linda na babagsak na ang kanyang mga luha. Can you tell me what happened, Linda? Is it true? Totoo ba na tinulak mo si Mama sa pool? Sunod-sunod na tanong ni Adam kay Linda. Muli ay nalungkot si Linda sa mga tanong ng kanyang asawa. Ramdam ni Linda na naniniwala si Adam sa sinasabi ng mag-inang Malu at Ariana. Saglit pa ay napansin ni Adam na basang-basa na ang harapang parte ng damit ni Linda. Si Mama ba may kagagawa nito? Kaya ba nang gagalaiti ka tinulak si Mama sa pool? Hinawakan ni Adam si Linda sa balikat nito upang titigan sa mga mata. At dahil hindi na rin makaiwas sa mga mata ni Linda, ay bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Sa tingin mo ba gagawin kong itulak ang Mama mo sa pool? Biglang tanong ni Linda kay Adam. Natigilan naman si Adam at tama si Linda. Kilala niya ang asawang si Linda. Hindi nito magagawa ang binibintang ni Ariana. Niyakap ni Adam ang asawa at hinalikan ito sa noo. Patawarin mo ako, mahal. Wala akong magawa para sa'yo. Umiiyak na si Adam. Mahal, bakit ka umiiyak? Napansin naman ito ni Linda kaya pinupunasan niya rin ang luha ng asawa. Kasi wala ako sa tabi mo para ipagtanggol ka kila Mama at Ariana. Tugon naman ni Adam habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Mahal, ano ka ba? Okay lang ako. Ang importante sa akin na hindi ka nadadala sa mga sumbong nila. Na kahit hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa'yo, ay alam mo nang hindi ko magagawang mga paratang nila. Tulad nga ng sabi mo, tiis-tiis lang mahal, hindi ba? Matatanggap na nila ako. Sabit naman ni Linda kahit na alam niya sa sarili niya na niloloko lang niya ang kanyang sarili, ay kailangan niyang ipakita sa kanyang asawa na umaasa pa rin siyang magbabago pa ang trato sa kanya ng pamilya nito. Sobrang mahal ni Linda si Adam na kahit sobra na siyang nahihirapan at nagpapakamartir, ay kaya niyang tiisin basta magkasama lang silang dalawa. Salamat mahal ha. Basta kumapit ka lang. Matatapos din ang lahat ng to. Hinalikan muli ni Adam sa noo si Linda. Kinabukasan ay may bisitang dumating si Ariana, ang kaibigan niya na malaki ang gusto kay Adam. Hi! Bati ni Ariana sa kaibigang si Steph. I miss you, babe! Bati naman balik ni Steph kay Ariana. Where's your mom and dad? Tanong pa nito. Oh, sinama ni Papa si Mama sa office. Personal thing daw regarding sa business, alam mo naman. Tugon naman ni Ariana. And how about your... Malanding tanong naman ni Steph. If you're asking about Kuya, he's in the garden. With her not-so-classy wife. Marting tugon naman ni Ariana. Ano ba naman yan? Wrong timing palang punta ko. Bigla namang nadismaya na sambit ni Steph. Eh ano bang plano mo? Tanong ni Ariana. Wala naman, I just wanna flirt like you know naman kung gaano ko kagusto yung kuya mo, 'di ba? Insist pa rin ni Steph. Sige, akong bahala. May maitim na namang balak si Ariana kay Linda.
Kuya? Biglang sumingit si Ariana sa dalawang mag-asawa na sina Adam at Linda. Baka pwede naman kayong maka-join? Tanong pa ni Ariana. What is it again, Ariana? Trauma na si Adam sa tuwing lumalapit ang kapatid sa kanilang mag-asawa. I just said it, kuya. Baka pwede mag-bonding naman tayo. Siyempre, kasamang hipag ko. Ngumiti ng plastic si Ariana. Tumingin naman si Adam kay Linda at wari humihingi ng kasagutan dito. Okay lang, mahal. Tugon naman ni Linda at nakangiti kay Ariana. See, okay lang kay Linda? Why are you so OAB naman, kuya? Malitang singhal naman ni Ariana. Napailing lang si Adam at maya-maya pa ay lumapit na si Steph dahil sinenyasan na ito ni Ariana sa kanilang likuran. Hi! Bati ni Steph. Oh, hi! Steph, is that you? Bate at gulat na gulat na tanong naman ni Adam. Matagal nang kaibigan ni Ariana si Steph, mga bata pa lamang sila. Nanirahan lamang si Steph sa States kaya matagal na panahon silang hindi nakita. Yes, who else? Malanding tugon naman ni Steph. Wow, ang laki mo na. Parang kailan lang uhugin pa kayo ng kapatid ko. Sabay tawa ng malakas ni Adam. Habang naguhuntahan sila Adam at Steph ay sinamantala naman ni Ariana ang pagtawag sa mga katulong upang maghain ng maiinom sa lamesa. May iba't ibang klase ng alak. Tunay namang may masamang balak na naman ang bruhang hipag ni Linda. Samantala, si Linda naman ay nanatiling tahimik lang at nakakaramdam ng pagka-upi. Nagulat na lamang din siya nang makitang may hinahain ng mga inumin sa mesa at maraming masasarap na pagkain. Saglit pa ay napansin ito ni Adam. Oh, what's this? Tanong ni Adam. Nagtingin na naman sina Ariana at Steph. Kuya, alam mo naman nakakabalik lang ni Steph, diba? So I think she deserves a treat. Actually, I wanna throw her a huge party. But I prefer to celebrate it simple just like this, with family. Simple, pero masaya tayo, diba? Plastic na paliwanag naman ni Ariana. Aww, thank you so much, babe! Maarte namang komento ni Steph sabay yakap kay Ariana at pinisil ang kabilang braso nito na hindi nakikita nila Adam at Linda. Pisil na may ibig sabihin. Nadala naman si Adam ng kasinungalingan ni Ariana kaya pumayag na lamang ito. Gusto mo bang ipakuha kita ng juice, mahal? Tanong ni Adam kay Linda dahil hindi naman umiinom ang asawa. Nakinig naman si Ariana kaya umepal na naman ito. What juice? Hindi naman masyado nakakalasing yan, Linda. Besides, minsan lang naman, diba? Kaya nga magsasaya tayo eh. Bonding nga, diba? Sambit pa ni Ariana. Napahiya tuloy si Linda. Ah, oo naman. Sige, okay lang. Kinuha na ni Linda ang isang bote ng vodka cruiser at akmang lalago. Mahal, are you sure about that? Awat pa ni Adam. Oo naman. At hindi na nga nagpaawat si Linda. Marahil ay sa inis na rin sa dalawang kaharap. Hindi naman manhid si Linda para hindi maramdaman na pinaplastic lamang siya ni Ariana. Pero sa dahil nais niyang makisamay, nakisakay na lamang siya sa gustong mangyari ni Ariana. Ang hindi naman alam ni Linda ay may masamang balak pala si Ariana, pati na rin ang kaibigan nitong si Steph. Halos magdadalawang oras na silang nagiinuman, ay nakakaramdam na si Linda ng pagkahilo, ngunit hindi niya pinahahalata. Si Adam naman ay hindi masyadong umiinom dahil ayaw niyang sabayan ang asawa sa pag-aalalang hindi niya maaalagaan si Linda kung siya naman ang malasing. Mahal, magbabanyo lang ako. Nagpaalam si Linda kay Adam. I'll go with you. Sabit naman ni Adam at nakahawak sa bewang ni Linda. Hindi na mahal, kaya ko naman. Ngumiti si Linda at nagtungo na sa banyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ariana. Nagpaalam din ito upang magpunta ng banyo at nalibang naman ni Steph si Adam sa maraming kwento. Pagpunta ni Ariana kung saan naroon si Linda ay sinimulan niya na ang kanyang balak. Nilock niya ang pinto sa labas ng banyo upang hindi makalabas agad si Linda at bumalik na siya sa kanilang pwesto upang gawin ang sunod pang binabalak. Parang nahihilo ako. Pag-iinarte ni Steph. Kumunot naman ang noon ni Adam. I think huwag ka nang uminom, babe. Gusto mo ba na matulog na muna? Acting naman ni Ariana. Yeah, sure.
akmang tatayo ngunit nagkunwaring natutumba. Oh my God, Steph, don't tell me you're drunk. Can you walk? Dramang tanong naman ni Ariana upang maging makatotohanan ng kanilang pag-arte. Oo naman. At tuluyan na ngang na out of balance si Steph. Siyempre, naroon si Adam at bilang lalaki ay inalalayan nito si Steph. Let me help you. Gentleman na alok naman ni Adam kay Steph. Samantala, Mahal? Ariana? Sinong tao dyan? Tulungan niyo ako, nalak ako dito sa loob. Naiiyak ng sigaw ni Linda. Habang naiiyak na humihingi ng tulong ang asawang si Linda, si Adam naman ay karga si Steph patungo sa spare room ng mansyon. Ngising-ngisi naman si Ariana dahil umaayon ang lahat sa kanyang plano. Nang nasigurado niya nang nasa kwarto na si Adam at Steph, ay dali-dali si Ariana na nagpunta sa banyo kung saan naroon si Linda. Linda, are you there? Pakunwaring tanong pa ni Ariana kahit siya naman ang nag-lock ng pinto. Ariana? Oo, andito ako sa loob! Sigaw naman ni Linda. Saglit pa ay nabuksan na ang banyo. Salamat, Ariana! Sa pag-aakalang niligtas siya ni Ariana ay biglang napayakap pa si Linda sa hipag. Wala namang response si Ariana kaya naman napahiya si Linda at mabilis na kumuwala sa pagkakayakap dito. Next time, please double check the doors para hindi ka nalalock. Nakataas ang kilay na singal ni Ariana. Anyway, pasalamat ka kasi napadaan ako dito. Hinahanap ko kasi sila kuya and Steph. Patay mali siya na sambit ni Ariana kahit alam naman niya kung nasaan ang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Linda at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paanong hindi mo makita, Ariana? Hindi pa magkasama kayo kanina? Tanong ni Linda kay Ariana. Hindi na ba nagsalita si Ariana at nanatiling tahimik habang nagkutkot ng kanyang koko. Kaya naman dali-dali nagpunta si Linda sa kanilang pwesto kanina at hinanap si Adam. Lumingiling na siya sa paligid at pilit na dinadama kung nasaan na ang asawa. May kakaibang nararamdaman si Linda, ang lakas ng kaba ng kanyang dibdib. May kakaibang nangyayari. Adam, sambit ni Linda sa pangalan ng asawa. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng tawa ng malakas na boses ng babae, si Steph. Sinundan ni Linda ang boses ni Steph at saktong-saktong sa kwarto na tinapatan niya ay alam niyang naroon ang asawang si Adam. Binuksan ni Linda ang kwarto at bumungad sa kanyang harapan ang isang bangungot. Nakaupo na si Steph sa ibabaw ni Adam at hinahalikan nito sa leeg. Nanlaki naman ang mga mata ni Adam at mabilis na itinulak si Steph upang sundan si Linda na mabilis ding umalis nang makita sila sa ganoong akto. Naiwan naman si Steph na nakangisi. Saglit pa ay dumating na si Ariana. How's my act? Tanong pa ni Steph. Perfect, babe! Sabay tumawa ang dalawang bruha dahil alam nilang matagumpay ang kanilang plano. Mahal, please, mag-usap tayo. Pakinggan mo ako. Pagsusumamo naman ni Adam kay Linda. Paano mo nagawa sa akin to, ha, Adam? Umiiyak na tanong ni Linda sa asawa. Mahal, wala akong ginawa. Walang nangyari. It just happens na naupo lang sa ibaba ko si Steph. I don't know, pero she was wasted kanina kaya tinulungan ko siya na makapunta sa spare room para matulog. And suddenly she gone wild. At hindi ko ina-expect na ganun yung mangyayari. But please believe me, mahal. I didn't even touch her. Paliwanag ni Adam. Sa mahaba-habang paliwanag ni Adam ay may napagtanto si Linda sa kanyang sarili. Dahil rin sa alak na nananalaytay sa katawan ay nagkaroon si Linda ng lakas ng loob upang harapin si Ariana. Bigla namang umalis si Linda. Mahal, where are you going? Pagtataka naman ni Adam at sumunod na lamang sa asawa. Bumalik pala si Linda sa spare room at saktong dating niya doon ay nagtatawanan si Ariana at Steph. Maging si Adam ay dinig na dinig din ang tawanan ng dalawa. Have you seen her face? Tawang-tawa pa si Steph. Ano yung pagsigaw niya sa banyo? Tulong? Ako yung nag-lock ano, pero ako din yung nagbukas. Tapos sasabihin niya, salamat Ariana. Then yumakap siya sa akin like, ew. Sabit naman ni Ariana at nagtawa na naman sila ni Steph. Hindi na nakapagpigil pa si Linda at pinasok na ang dalawa. Masaya ba? Tanong ni Linda sabay agaw sa mga hawak na baso ni Ariana at Steph. Si Adam naman ay nasa pinto lamang at nanatiling nakamasid sa tatlo.
wrong with you? Amin na nga yung baso namin. Akmang kukunin muli ni Ariana ang baso na may lamang alak mula kay Linda, ngunit... What the... Palakat ni Arya dahil ibinuhos na Linda ang alak sa kanilang dalawa ni Steph. Ah! Sigaw din ni Steph. Nagulat naman si Adam sa ginawa ni Linda kaya pumasok na ito sa loob ng kwarto. Ayan! Bagay sa inyong dalawa para mas bonggang celebration sa get-together ninyo. Ngayon, matatauhan na siguro kayo na hindi kayo nagtagumpay sa ginawa niyong set-up sa asawa ko. Sobra-sobra ng panghahamak mo sa akin, Ariana. At ngayon gumagawa ka pa ng paraan para maghiwalay kami ni Adam? Galit na galit si Linda. Hinawakan naman ni Adam ang kamay ni Linda. How dare you to do this to us? Ano kuya? Hindi mo ba kayang babaeng to? Once and for all, alam mo na ayaw naman talaga namin sa'yo, diba? So ano inaarte mo? Oo, plano namin to. E ano naman sa'yo? Ano bang pakialam namin sa'yo? Steph deserves, kuya. Mas bagay sila. Kesa naman sa'yo na hindi namin alam kung saan galing planeta. Galit na galit ding duro ni Ariana kay Linda. Ariana, enough! Awat naman ni Adam dahil tumutulo na rin ang luha ni Linda. Alam niya nasasaktan na ang asawa sa mga sinasabi ni Ariana. No? Why should I? You tell her to leave the mansion. She don't have any place here. Malditang sagot naman ni Ariana. Ariana, I said enough! Binasag ni Adam ang boteng nakita sa may lamesa. Natahimik naman ang lahat. Seriously, kuya? Naiiyak na si Ariana sa takot na nararamdaman dahil first time niya itong nakita na nagalit sa kanya. Mas kinakampihan mo pa si Linda kaysa sa akin na kapatid mo? To the point na magbabasag ka pa sa harapan ko? Steph is here! At pinapahiya mo ako ng ganyan? Dagdag pang tantrums ni Ariana. Lumapit na bahagya si Adam kay Ariana. Linda is my wife, Ariana. Please have a little respect. Mata sa matang sinabi ni Adam kay Ariana. Sabay lingon kay Steph na hindi rin makatingin kay Adam ng diretso dahil napapahiya. Saglit pa ay hinigit na ni Adam ang kamay ni Linda at lumabas na ng kwartong yon. Naiwan namang gigil na gigil si Ariana. Nang gabing yon ay dumating na nga si Errol at Malu dahil na rin sa maling sumbong ni Ariana. Nagharap-harap ang buong pamilya nila sa salas. Huling dumating si Linda at Adam. Hindi pa man nakakaupo si Linda ay sinalubong na ito ng sampal na Malu. Nabigla naman si Adam at Errol sa ginawa nito. Samantala nakangisi naman si Ariana dahil sa hagupit ng sampal na natamo ni Linda. Ma! Awat ni Adam sa ina. Ang kapal ng mukha mo api-apihin ang unika iha ko? Galit na singhal ni Malu kay Linda. Hindi naman makapagsalita si Linda dahil sa pagkabigla. Patuloy lang na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. What are you talking about, Ma? Anong inaape? Tumaas ang tono ng boses ni Adam na hindi naman nagustuhan ni Errol. Adam! Sumingit naman tuloy si Errol. Ito ba ang natututunan mo sa pagpili sa babaeng to? Ang pagtaasan ng boses ang iyong ina? Galit na tanong ni Errol kay Adam. Napayuko na lang si Adam. I'm sorry, Papa. Biglang bumaba ang tono ni Adam. Iba na kasi kapag ang papa nila nagsalita. Bumaling naman si Errol kay Linda. I thought kaya mong tiisin ang pamilyang to alang-alang kay Adam. I cannot blame my wife and my daughter na tratuhin ka ng ganyan, Linda. Unang-una sa lahat, alam mo sa sarili mo na ayaw ka ng pamilyang to. What's happening now? Lumalabas ang tunay na kulay mo? Lumalabas ang sungay mo? Diin ni Errol na minsan namang magsalita ngunit ayaw din kay Linda at tutol din sa pagsasama nila ni Adam. Patuloy na tumutulo ang mga luha ni Linda at hindi siya makapagsalita. Hindi niya nga maipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagluha ang tanging nagiging sigaw at bugso ng kanyang damdamin. Wala siyang lakas ng loob. Nangunguna ang respeto laban sa pagtatanggol ng sarili. Papa, baka pwede niyo naman po munang pakinggan ang side namin ni Linda. Pakiusap pa ni Adam sa ama. Tumingin ng masama si Errol kay Adam at naupo.
Naupo na rin si Malu ngunit matalim pa rin ang mga tingin kay Linda. Okay, go on. I will listen. Sambit ni Errol. Nanlaki naman ang mga mata ng ginang Malu at Ariana. Hindi na rin mapakali sa kinauupuan niya si Ariana dahil kilala niya ang kanyang ama. Kahit na ayaw nito kay Linda ay alam niyang magagalit si Errol kapag nalaman ang ginawa niya. Ariana set me up, Papa. Ginamit niya pa si Steph para maghiwalay kami ni Linda. Linda saw Steph on top of me and before that, Ariana locked Linda sa loob ng banyo and all the arguments start then. Paliwanag ni Adam. You did that? Galit na tanong ni Errol kay Ariana. Hindi naman makasagot si Ariana sa tanong ng kanyang ama. Saglit pa ay umangat na si Errol sa kinauupuan. Honey, don't tell me naniniwala ka sa sinasabi nila. Awat na Malu dahil alam niyang masasaktan si Ariana ni Errol. Aalis na lang po kami, biglang sabi ni Linda. Natahimik naman ang lahat at nagtinginan kay Linda. Maging si Adam ay gulat na gulat sa biglang pagdedesisyon ng asawa. And who are you para mag-decide ng ganyan? Hindi nga ata alam ng asawa mo na ganyan ang plano mo. Look, Linda, I know you're stressed sa mag-ina ko. Pero ginusto mo yan, diba? So, pagtiisan mo. Regarding sa nangyari kahapon, we can talk about this. I will be fair. Okay. Ariana, kung ayaw mo magsalita, I'll check all the CCTV para it will be fair enough sa inyo para malaman ko din ang totoo. And I will not tolerate anyone's fault. You have my word, Linda. Kung mali, mali. Sambit ni Errol habang nagkukuyakoy ng kanyang mga paa. Sa kabay nagsalita na si Ariana. I admit, Papa, oo. I set them up. And I locked Linda inside the toilet. Umiiyak na pagamin ni Ariana habang nakayuko. Napamuntong hininga naman si Malu. Napangisi naman si Errol. See? Mabilis lang na solusyon na ng problema. Ariana already admitted her faults. So aalis pa ba kayo, Linda? Tanong ni Errol kay Linda. Or what do you want her to do? Say sorry? Okay, no problem. Ariana? Tinawag ni Errol si Ariana. Nangigigil namang tumingin si Ariana kay Linda. What will you say, Iha? Tanong ni Errol dito. Hindi na nagsasalita si Ariana. Ariana! Tumaas ang boses ni Errol. I'm sorry! I'm sorry, okay? Sa pilitang paghingi ng tawad ni Ariana kay Linda. Okay, Linda, are we good now? Tanong muli ni Errol kay Linda. Tumango naman si Linda ng bahagya. Alright. I think I'm wasting too much of my time here. Maaga pa ako bukas. Tiningnan ni Errol ang kanyang relo. Tumayo at umalis na. Naiwan namang umuusok ang ilong ni Malu at Ariana kay Linda. Ito bang pinagmamalaki mong asawa, ha, Adam? Ang kayang-kayanin na nag-iisa mong kapatid? Singhal ni Malu kay Adam. What now, ma? Ariana already admitted her mistakes. At ito tolerate mo pa rin ang ginawa niya? Naiinis na tugon naman ni Adam. Hindi naman nakapagsalita si Malu kaya naman tumayo na rin sa kinauupuan ng mag-asawa at bumalik na sa kanilang kwarto. Inirapan naman sila ni Ariana nang lumampas na sa kanyang harapan. Don't worry, ma. May araw din sa akin yung babaeng yan. Malditang sabi pa ni Ariana nang makita na kaakyat na sila Adam at Linda sa itaas. Gumising naman si Malu at tumaas ang kilay. Mahal, let's talk. Sambit ni Adam nang nasa kwarto na sila ni Linda. Hindi naman nagsasalita si Linda ngunit nilingon naman niya si Adam. Ayaw mo na ba dito? Diretsong tanong ni Adam kay Linda. Hindi pa rin nagsasalita si Linda. Hinawakan naman ni Adam ang mukha ni Linda at mata sa matang inulit ang kanyang katanungan. Mahal, it's okay. Please speak up. Makikinig ako. Ayaw mo na ba dito? Malumanay na tanong ni Adam. Kaya ko namang tiisin lahat, mahal eh. Pero yung dadating sa point na gagawa na sila ng way para magkahiwalay tayo, sa tingin ko kailangan na nating bumukod at umalis. Malungkot na tugon ni Linda.
Hinalikan ni Adam si Linda sa noo at niyakap ng mahigpit. Mahal, pagkatapos ng birthday ni Lolo, kakausapin ko na si Papa at magbubukod na tayo, okay? Just give me more time, please. Pakiusap ni Adam. Tumungo-tungo naman si Linda at yumakap na lamang din ng mahigpit kay Adam. Kasalukuyan. Dumating na ang araw ng kaarawan ng lolo ni Adam, ang ama ni Errol na si Don Fernando, at maraming bisitang dumating sa asyenda ng Don bukod pang buong angkan ng pamilya Bonavista. Marami rin mga negosyante at bilyonaryo ang dumating sa asyenda. Look what she brought for Lolo. Walang-wala sa mga dala ng iba pa nating mga pinsan, including their wives. Tingnan mo naman oh, mga pipitsuging kakanin at cupcakes lang. Panghamak ng kapatid ni Adam na si Ariana. Pinaghirapan ni Linda ang mga yan para kay Lolo. Baka pwedeng itigil mo ng paninita sa mga dala niya. Saway naman ni Adam sa kapatid. Nanatili namang tahimik si Linda. Gustuhin man niyang umimik at ipagtanggol ang sarili ay mas pinili na lamang niyang tumahimik at huwag na lang pansinin ang pamilya ni Adam sa pangahamak sa kanya. Bilang pagrespeto sa asawang si Adam ay tiniis na lamang ni Linda ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng pamilya nito. Nakataas naman ang kilay ng ina ni Adam at ganun din ang ama niya. Hanggang sa dumating na ang lolo nila na may kaarawan at iniisa-isang tingnan ang lahat ng regalo. Agaw pansin naman ang regalo ni Linda dahil kakaiba ito sa mga regalo na nakahain sa mesa. Kinuha ito ng lolo ni Adam. What a piece of trash is this? Galis na tanong naman ang matanda. Nagtawanan pa ang mga kamag-anak ni Adam at nakaramdam ng pagkalumo si Linda. Hinawakan naman ni Adam ang kamay niya ng mahigpit. Hindi pa nakontento ang lolo ni Adam sa pangmamaliit sa regalo ni Linda at bigla niya pa itong inihagis. Nanlaki naman ang mga mata ni Linda dahil sa pagkabigla. Nangilid ang kanyang mga luha sa ginawa ng matanda. Whoever made that starting today? Alam mo naman siguro na hindi ako tumatanggap ng mga pipitsugi regalo. Nakataas pa ang kilay na sinabi ng matanda. Saglit pa ay natahimik ang lahat dahil sa biglang pagdating ng isang hindi kilalang lalaki. Magara ang kasuotan nito at mukhang galing din sa mayamang angkan. Tumigil ito saglit sa pinagtapunan ng mga kakanin at cupcakes na ginawa ni Linda para sa matanda. Kinuha niya ito at tinikman. Natahimik ang lahat at nagbulungan naman ang ina at kapatid ni Adam. Maging ang mag-asawang Adam at Linda ay nagtataka rin. Sino nga bang lalaking ito at ano ang kanyang ginagawa sa kaarawan ng lolo ni Adam? Masarap naman ah. Sayang naman kung itatapon. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Masarap ka din gumawa ng mga cupcakes. Kaya naman mas lalo pang lumalago ang negosyo ninyo. It's good that I attended this party. Matagal ka na namin hinahanap, Linda. Dire-diretsong sambit ng misteryosong lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ng lahat ng bisita at kaanak ni Adam. Ang buong angkan ng pamilya Bonavista ay nawindangan sa sinabi ng misteryosong lalaking ito. Saglit pa ay lumapit ito kay Linda at hinalikan ang kamay niya. Nanatiling tahimik naman si Linda at walang nagawa nang hinalikan na ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay. Nainis naman si Adam sa ginawa ng misteryosong lalaki. Kinabig niya ng bahagya ang balikat nito palayo kay Linda. It's a big mistake, mister. Seryosong sambit naman ni Adam. Tiningnan ng misteryosong lalaki ang kanyang balikat at tiningnan ng matalim si Adam. Sabay pinagpagan nito ang kanyang balikat. I'm sorry for my actions. Let me introduce myself. Ladies and gentlemen, I am the son of Don Alarcon. I am Nico and I am here para ipaalam sa inyo na ang babaeng hinahamak ninyo ay walang iba kundi ang nawawalang unikaiha ng bilyonaryong si Don Julio. Diretsong pahayag ng misteryosong lalaki na nagngangalang Nico. Laking gulat ng lahat dahil si Don Alarcon at Don Julio ay isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Bulungan sa kumpulan at hindi makapaniwala ang mga reaksyon. Natameme naman ang pamilya ni Adam bukod kay Ariana. Nico, right? Biglang singit naman ni Ariana. Nagpapatawa ka ba? Bakit naman bigla-bigla mong sasabihin na anak ni Don Julio ang asawa ng kapatid ko? Hindi mo nga siya kilala at ngayon mo lang siya nakita. Para namang naglalaro ka lang sa mga sinasabi mo. Singhal pa ni Ariana. Lumapit si Errol kay Ariana at bumulong. Ariana,
Don't make a scene here. He's one of the investors ng lolo mo. Let's go. Bulong ni Errol kay Ariana, sabay bahagyang hinigit nito ang kamay ng anak. Maya-maya pa may mga lumapit na gwardya kay Nico at tumayo sa likuran niya. Lumapit na rin si Don Fernando kay Nico. Nico, your dad just called and hindi daw siya makakapunta kaya ikaw nang narito. And yes, he confirmed to me na kakausapin mong nawawalang heredera ni Don Julio. I guess she's not here. At tama si Ariana at Adam. It's a mistake na sinabi mong si Linda ang nawawala nilang anak. Nakatawa pa ang sambit ni Don Fernando. Nagtawanan din ang lahat at napayupo naman si Linda. Ngumisi naman si Nico. Oh, I'm sorry if I'm making a scene here sa birthday ninyo, Don Fernando. And actually, I'm not forcing you to believe me. I guess it's not the right timing to talk about this. Anyway, we still have tomorrow and the following day. Bumaling si Nico kay Linda. Enjoy the rest of the night, Ares. Babalik ako bukas. At nagpaalam na si Nico. Okay, everyone, please enjoy. Sabit ni Don Fernando. Pumasok na si Don Fernando sa kanyang conference room at pinatawag si Errol. Nasaan si Adam at si Linda? Tanong agad ng Don pagkapasok sa loob ni Errol. Nasa labas, Dad. Tugon naman ni Errol. What was that? Kinakabahan na tanong ni Don Fernando. What do you mean? Nagtataka namang tanong ni Errol. Nasaan bang utak mo kanina, Errol? Nakita mo naman siguro mga nangyari at hindi ka naman bingid, diba? Naiinis na tanong ni Don Fernando kay Errol. I know, Dad, and Nico was here. So what else do you want me to answer you? Hindi pa rin malaman ni Errol kung ano ba ang gustong sabihin ni Don Fernando. Nakita mo ba kung paano ko tinapon ng cupcake sa harapan ng maraming tao kanina? Nakita mo ba kung paano ko pinahiya si Linda without knowing na naroon pala si Nico? Singhal lang Don. Natigilan si Errol at saka pa niya naintindihan ang ibig sabihin ng ama. Akala ko ba kilalang kilala niyo ng asawa ng anak mo? Tanong ni Don Fernando. Yes, Dad. Lumaki siya sa bahay ampunan. What's bothering you? Hindi naman maaaring totoo ang sinabi ni Nico. Napakalabong si Linda na nawawalang heredera ni Don Julio. Sabit pa ni Errol. The hell I care kung siya man o hindi, Errol. What I care is anong mangyayari sa mga investors ko kung kumalat ang ginawa kong pagpapahiya kay Linda. Kung tunay man na isa nga siyang heredera. Pangangamba ni Don Fernando. Hindi naman makapagsalita si Errol. What now, Errol? Mataas ang tono ng tanong ni Don Fernando. Yes, Dad. Ano po bang gusto niyo mangyari? Diniretso ni Errol ang ama dahil maging siya ay blanko ang isip. Hindi pa rin niya kasi lubos maisip na anak pala ng isang milyonaryo si Linda. Kailangan maunahan natin sila kung tunay man ang sinasabi ni Nico. We have to do something. Seryosong mukha ni Don Fernando. Anong ibig sabihin niyo, Dad? Muling tanong ni Errol at nanatiling tahimik si Don Fernando. Sigurado ka bang gusto mo na lang umuwi? Tanong ni Adam habang tinutulungan si Linda na isuot ang seatbelt. Tumango naman si Linda. Yes, mahal. Sumasakit na ang ulo ko sa mga nangyayari. Natatawang tugon ni Linda. Hinawakan naman ni Adam ang kamay ni Linda. Mahal, kung tunay man na ikaw ang nawawalang heredera ni Don Julio, iiwan mo na ba ako at gaganti ka sa pamilya ko? Biglang tanong ni Adam. Ano ka ba, mahal? Nagkakamali lang siya. Hindi ako magiging heredera at kung tunay man yon, huwag ka mag-alala, mahal. Mananatili ako kung paano mo ako nakilala noon. Pero malabo talaga eh. Natatawa pa rin si Linda. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Sambit ni Adam kay Linda sabay halik sa lobby nito. Samantala, naiwan naman ang pamilya ni Adam sa asyenda. Where's Adam and Linda? Tanong ni Errol kay Malu na hindi pa rin nakaka-move on sa nalaman. Hindi naman nagsasalita si Malu. Hey! Tawag muli ni Errol. Huh? What? Saka pa natauhan si Malu. Nasaan ang mga anak mo? Naiinis na tanong muli ni Errol.
Ariana's with her other cousins. And Adam went back with Linda. Sagot naman ni Malu. Umuwi sila nang hindi nagpapaalam? Naiinis na singhal ni Errol. Ano ka ba, honey? Masakit daw ang ulo ni Linda at gusto na lang na magpahinga. Eh wala ka naman dito kanina, bakit? Hihintayin ka pa eh, gusto na ang umuwi. Nabigla naman si Malu kaya nasagot si Errol. Tama bang narinig ko? Pinagtatanggol mo na si Linda? Nakangising tanong ni Errol. Saglit naman natahimik si Malu, maya-maya ay nagsalita din. Eh paano kung tunay nga na eredera si Linda? Paano kami ng anak mong si Ariana? Natatakot na tanong ni Malu. Eh di makukulong ka. Seryosong sagot ni Errol. Ha? Pwede naman sigurong pag-usapan yan, diba? Pwede naman akong bumawi kay Linda. Natataranta na sabit naman ni Malu. Sa tingin mo ba, papayagan namin ni Dad na mangyari yan? Sambit naman ni Errol. What do you mean? Nagtatakang tanong naman ni Malu. Call Ariana. Utos ni Errol kay Malu. Agad namang sumayon si Malu kay Ariana na sakto namang nakalingon sa kanilang mag-asawa. Mabilis na maglumapit si Ariana. I have something to tell you. Sambit ni Errol. Yes, Papa. Tugon naman ni Ariana. Masugid namang kinausap ni Errol ang mag-ina niya. Good morning. Pati ni Nico at sinalubong ang mag-asawang Adam at Linda. Good morning. Bati din ni Adam kay Nico. Habang hawak naman ang kamay ni Linda. Nasa clinic sila upang magpa-DNA test. Hi Linda, are you ready? Tanong ni Nico. Ngumiti naman si Linda. Saglit pa ay sinimula na ang pagkuha ng DNA ni Linda. Mabilis lang din itong natapos. Okay, so we need to wait for 1 week para malaman natin ang result. As we all know naman, paliwanag ni Nico. If you don't mind. Adam, tama? Pwede ko ba makausap si Linda? Tanong ni Nico kay Adam. Tumingin naman si Adam kay Linda. Sure, doon lang ako sa labas. Okay, mahal. Sabay halik sa noon ni Linda at lumabas na ng clinic si Adam. Napangiti naman si Nico at bumaling na kay Linda. Nico. Hinayag ni Nico ang kanyang palad kay Linda. Numiti naman si Linda at tinanggap ang palad ni Nico. Eh, hindi ba kahapon ka pa nagpakilala? Natatawa namang tanong ni Linda. Yeah. Well, I just wanted to be formal with you. Hindi kasi ako nakapagpakilala sa'yo ng maayos. Anyway, I know this is not the right timing para makapagkwentuhan tayo, pero I want you to know na masayang-masaya sila Don Julio at Doña Mariela na malamang buhay ka pa. Actually, ayaw naman na sana nila na magpa-DNA test ka pa. Kasi 100% sure sila, Linda, na ikaw ngang nawawala nilang heredera. Nakausap na nila mga madreng nag-alaga sa'yo noon. I just don't really understand bakit kailangan i-insist ng pamilya ni Adam ang pagpapa-DNA test mo. For now, hindi ka pa mamimit ng parents mo kasi nasa US pa sila, taking care of some of their businesses. But they will come back soon at excited na silang makita ka. Nakangiting kwento ni Nico kay Linda. Hindi naman alam ni Linda kung paano magiging reaksyon sa sinabi ni Nico. Hindi pa rin kasi magsinken sa isip niya sinabi nito na may mga magulang pa siya at isa siyang heredera. Nagulat na lamang siya dahil sinundo na siya ni Adam sa loob. Mukhang wala naman na kayong pinag-uusapan, so I think we can go now? Tanong ni Adam kay Linda. Can we? Tanong pang muli ni Adam kay Nico. Well, yes, yes. Aalis na rin pati ako. Thank you for your time, guys. Wait na lang tayo ng result. Sambit naman ni Nico at nagpaalam na si Linda. Nang makaalis na mag-asawa ay umalis na rin si Nico. Makalipas ang halos isang oras ay bigla na magdumating si Ariana. Anong ginagawa niya dito? Nakauwi na si Adam at Linda. Oh, kamusta ang DNA test? Tanong ni Errol na nasa salas lamang. Maghihintay pa ng 1 week for the result pa. Tugon naman ni Adam. Okay. So Linda, what is your plan kung ikaw nga ang nawawalang heredera?
Diretsong tanong ni Errol kay Linda. Wala namang masagot si Linda dahil wala pa rin namang kasiguraduhan ang sinasabing isa siyang heredera. Okay, ganito na lang, Iha. Alam naman natin na walang katotohanan ng mga sinasabi ni Nico, hindi ba? Kapag nakuha na ang result ng DNA test mo, much better kung magpalamig na muna kayo sa ibang bansa, like US, Canada, Australia, wherever you want. Let's say, it's your second honeymoon. Biglang bait na Errol kay Linda at inaalok pa ng ticket upang umalis ng bansa. Nakakahiya naman po, Papa. Tugon ni Linda na wala namang nahahalata sa biglang pagbabago ng biyanan na lalaki. Why? Embrace it as my gift since wala naman akong regalo sa inyo nung bagong kasal kayo. Dagdag pang yabang ni Errol. What do you think, mahal? Tanong naman ni Adam kay Linda. Ngumiti naman si Linda dahil hindi pa alam ang magiging desisyon ay bumalik na sila Adam at Linda ng kwarto. Ano sa tingin mo, mahal? Tanong muli ni Adam. Mahal, paano kung mag-positive naman yung test? Aalis pa ba tayo? Biglang tanong naman ni Linda. Natigilan naman saglit si Adam. Alam kong hindi ako dapat umasa. Pero alam mo yung pakiramdam na makikilala mo na yung mga magulang mo na akala mo na wala na talaga? May parte ng puso ko na nagsasabing totoo ang sinasabi ni Nico. Pero ang sabi naman ng utak ko, ayoko masaktan at mapahiya. Diretsong sagot naman ni Linda sa asawang si Adam. I am so happy for you kung ikaw nga talagang heredera, mahal. Huwag kang mag-alala. This time, ikaw naman ang masusunod. Nakangiting sabit naman ni Adam at ngumiti na din si Linda. Habang hinihintay nila ang resulta ng DNA test ay tahimik na umikot ang buhay ni Linda sa mansyon. Wala nang nambubuli sa kanya at umiiwas na rin sa kanyang mag-inang si Malu at Ariana. Ngunit sadyang maldita talaga si Ariana dahil hindi pa rin ito maiwasan na hindi tarayan si Linda. Isang araw, habang kumakain sila ng umagahan, I don't want! Tanggi ni Ariana sa kanin na inabot ni Linda. Maya-maya pa ay inabot naman ni Linda ang ulam. I don't want that. Muling tanggi ni Ariana. Sunod ay inabot ang prutas. I said I don't want anything! Singhal ni Ariana. Natigilan ang lahat. Ariana, what's wrong with you? Singhal naman ni Errol. Napabuntong hininga si Ariana. I already told her that I don't want anything, pero panay pa rin ang abot niya ng pagkain sa akin. Sabay tumayo mula sa kinauupuan si Ariana at umalis. Where are you going, Ariana? Tanong muli ni Errol. Naiinis ding tumayo si Malu at sinunda ng sutil niyang anak. Napailing na lang si Errol. Samantala ay nanatiling tahimik si Linda at Adam. Go on, don't mind them, sambit ni Errol. Ariana! Tawag ni Malu dahil sinundan nito ang anak. What now? Naiinis na sagot naman ni Ariana. Umayos ka nga. Naiinis na salita ni Malu ngunit mahina lang ang boses. Umirap naman si Ariana. Hanggang kailan ganito, ma? I'm tired of being nice to her. I'm sick with this. Maarteng singhal ni Ariana. Konting tiis na lang anak, ano ka ba? Basta magawa mo yung pinapagawa sa'yo ng papa mo, magiging okay na ulit ang lahat. Ipapatapon niya sa Amerika para hindi na magpakalat-kalat at makita ang pamilya niya dito. Nakataas ang kilay na sambit ni Malu. And how about kuya? Tanong naman ni Ariana. Ihahatid niya lang babaeng yun sa Amerika at babalik din siya dito sa atin. Then we will do the second plan. Nakangising tugon naman ni Malu. Hi! I can't wait, Mama. This is so exciting! Sambit pa ni Ariana. That's why I'm telling you to behave and be nice with her. Konting tiis na lang, okay? Suyo naman ni Malu. Ngumisi naman si Ariana. Samantala, how's the DNA test? Kailan malalaman ang result? Tanong ni Don Alarcon sa anak na si Nico. I don't know. Anong pakulo nila? Bakit kailangan pang ipa-DNA test sa Linda? It's just a waste of time. Sagot naman ni Nico. Then why don't you proceed?
You know we really need to meet the heiress of Don Julio for our investments. I can't wait, iho. Sambit naman ni Don Alarcon. Malapit na tayo dyan, pa. Natutuwa lang ako sa mga susunod na mangyayari. Kung gusto nila ng laro, hindi makikipaglaro tayo. Nakangisi si Nico habang iniisip ang isa pang plano. What are you staring at? Tanong ni Adam kay Linda habang nakatingin ito sa salamin. Tinitingnan ni Linda ang isang balat na matagal nang palaisipan sa kanya kung bakit siya nagkaroon nito. Is that bothering you? Muling tanong ni Adam kay Linda. Hindi naman. Nagtataka lang ako kung bakit meron ako nito. Minsan iniisip ko, swerte. Tugon ni Linda. Napatunayan mo na ba? Tanong naman ni Adam. Kumandong si Linda sa hita ni Adam at nilapit ang mukha sa asawa. Oo, swerte kasi nakilala kita. Sobrang swerte kasi ikaw yung naging asawa ko. Mata sa matang tugon ni Linda. Saglit pa ay sinakmal ni Adam ng halik si Linda at sinabayan din ni Linda ang mga halik ng asawa. Maya-maya pa ay gumapang na ang mga kamay ni Adam sa katawan ni Linda. Sobrang sabik sa isa't isa na tinanggalan ng saplot ang katawan ng bawat isa. Adam kissed Linda's neck and his hands attacked Linda's chest. Linda moaned and Adam as well. Linda stretches her neck and pushed Adam's head. Linda's legs shake with a touch of Adam. I love you. Adam kissed Linda on her forehead. Mahal din kita. Linda answered back. Natapos na rin ang halos isang linggong paghihintay. Nagtipon-tipon ang lahat sa isang mamahaling restaurant para malaman ang resulta ng DNA ni Linda. Naroon naman ang buong pamilya ni Adam. Maging si Don Fernando ay naroon din. Maging ang ama ni Nico na si Don Alarcon. It was nice seeing you again, Don Alarcon. Bati ni Don Fernando dito. Likewise, compadre. Bati din ni Don Alarcon. Plastic din namang bumate ang mag-asawang Errol at Malu. Are you ready to meet your parents? Tanong ni Nico kay Linda dahil katabi niya ito sa upuan. Hindi naman nagsalita si Linda dahil hindi niya naman alam ang mararamdaman at dapat na sabihin. Ngunit nang binanggit ni Nico ang mga katagang yon ay may kumurot sa puso ni Linda dahil nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na maaaring siya nga ang eredera at buhay pa ang kanyang mga magulang. Kumirot ang kanyang puso sa takot na baka masaktan kung wala man lang talagang katotohanan ng lahat. Tumikim naman si Adam sa may kabilang gilid ni Linda dahil sa tabi niya rin nakaupo ang asawa. Dadating ba ang Don Julio at ang kanyang asawa? Tanong ni Adam na hindi tumingin kay Nico. Oo, pero maliliit lang sila nang dating due to their flight. Tugon ni Nico na hindi rin tumitingin kay Adam. Naiiling tuloy si Linda dahil pakiramdam niya ay nagliliyab ang dalawa at siya'y nakagitna pa. Saglit pa'y dumating na ang doktor na may hawak na DNA results ni Linda. Umayos na ang lahat sa pagkakaupo. Good morning, each and everyone. I'll proceed with the results now since ayoko nang masayang mga oras ninyo. Sambit pa ng doktor. How about Don Julio and Doña Mariela? Plastic na tanong ni Malu. Ayaw ba nila makita ang resulta? Sayang naman kung hindi nila makita ang mukha ni Linda na umaasa. Pero negative pala. Nagsimula na mag-asar si Malu. Tumawa naman sa gilid si Ariana na parang may alam sa resulta ng DNA test. Malu! Saway naman ni Errol. Kumunot naman ang noon ang doktor. Samantalang, nanatili namang tahimik si Linda. Nagtataka. Bakit biglang nagbagong ihip ng hangin at nagsisimula na namang hamakin siya ng mag-ina? Nasasaktan siya. Nalulungkot. Mali talaga ang konting pag-asa niya na may tunay na pamilya pa para sa kanya. Wala ba siyang karapatang maging masaya? Si Nico naman ay nanatiling relax lang at patay mali siya sa narinig. Hawak naman ni Adam ang kamay ni Linda at biglang pagpaparamdam ng suporta at pagmamahal. Okay, so this is the result of Linda's DNA test. Sinimula na ng doktor ang pagbasa. Tumahimik ang lahat at ang lakas ng pintig ng puso ni Linda at mahigpit na hawak ni Adam ang kanyang mga kamay. Based dito sa hawak kong result, it is negative, sambit ang doktor.
Abot hanggang tenga naman ang ngiti ng mag-inang Malu at Ariana. Ganon din si Errol at ang amang si Don Fernando. Para namang gumuho ang mundo ni Linda at tila sinabuyan siya ng malamig na tubig. Nasasaktan si Linda sa narinig. Nagsisisi siya kung bakit siya nagkaroon ng kaunting pag-asa na maaaring positive ang maging resulta ng DNA test. Nais tumulo ng kanyang mga luha, ngunit may tila nakaharang sa kanyang mga mata kaya hindi na siya makaiyak. But, may kasunod pa palang sasabihin ng doktor. I have here Don Julio and Doña Mariela to prove that this DNA test is wrong. So I did a second test. Dagdag pa ng doktor. Nagtaasa naman ang kilay ng pamilya ni Adam. Natatakot at nangangamba. Saglit pa ay dumating ng mag-asawang Don Julio at Doña Mariela. Sa pagtama pa lamang ng mga mata ni Linda at ng dalawang taong dumating, ay may kung anong pag-asang nabuhay sa kanyang pagkatao. May lukso ng dugo na nabuhay sa kanyang diwa. Iba ang pakiramdam na makita niya ang mag-asawa. Merong mahiwagang tali na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ngunit nararamdaman niya ang malakas na koneksyon. Are you my long-lost daughter? Naiyak na tanong ni Mariela kay Linda. Agad itong lumapit kay Linda pagtama pa lang ng kanilang mga mata. Hindi naman maintindihan ni Linda ang halo-halong emosyon na mararamdaman. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Nanggigigil na naman ang mag-inang Malu at Ariana. Bakit hindi mo pa diretsyohin si Doña Mariela? Nabasa na ang result, diba? I think we're all done here. Hindi na napigilan ni Malu magsalita. Yes, Cindy. Nabasa ko na po ang resulta. And I do believe na narinig naman yun nila Don Julio. And now that they are here to prove na mali ang unang result. Sunod namang sambit ng doktor. Nagtataka naman ang buong angka ni Adam sa sinabi ng doktor. Saglit pa ay dinala ni Mariela si Linda sa harapan. Ayokong mamahiya ng tao. Pero alam mo kung sino ka. I don't know what's your main reason para palitan ang tunay na result ng DNA test ni Linda. Sambit ni Mariela. Napayuko naman si Ariana sa sinabi ni Mariela dahil alam niyang siya ang pinapatamaan nito. Biglang nilabas ng doktor ang isa pang folder. We just found out na peke palang DNA test na hawak namin noong una. Mabuti na lang andyan si Nico at na i-double check ang lahat. Actually, ayaw na sana nila Don Julio na magpa-DNA test. Dahil ang balat ni Doña Mariela at Linda sa kanilang likuran ay sapat na napatunay na si Linda nga ang nawawalang heredera. Paliwanag pa ng doktor. Hindi na mapakali sa kinauupuan nila si Don Fernando at Errol. Tumalikod naman si Mariela at Linda at ipinakita ng bahagya ang balat na nasa kanilang likuran. Ang siyang tunay. Pareho nga sila ng balat. Walang ano-ano ay biglang yumakap si Linda kay Mariela at humagulhol ng iyak. Mama! Iyak na iyak si Linda. Anak, ikaw nga. Salamat sa Diyos at buhay ka. Diyos ko. Iyak na iyak din si Mariela at mahigpit na yakap ang anak na si Linda. Lumapit din si Don Julio at niyakap ang kanyang mag-ina. Anak, sambit ni Don Julio na napaluhan na din. Papa, iyak na iyak na din na sambit ni Linda. Masayang-masayang lahat para sa pagkikita ng pamilya ni Linda. Naiiyak din si Adam sa sobrang kaligayahan dahil sa wakas ay buo na ang pagkatao ng kanyang asawa. Why don't you read the second result? Hindi pa rin tumigil si Don Fernando. Pa! Sinubukan naman itong pigilan ni Errol ngunit sinamaan lamang siya ng tingin ng kanyang ama. Sa inis pa ni Don Julio ay kinuha niyang folder na hawak ng doktor. Pinilas niya itong bigla. Me and my wife doesn't need this bloody hell papers. Alam namin sa sarili namin na si Linda ang nawawala naming anak. May DNA test man o wala. Matigas na sabi pa ni Don Julio. Honey, let's go. And I'll leave it to my attorney for the actions. Banta pa ni Julio. Akmang lalabas na sana ang tatlo ngunit tumigil si Linda. Mahal? Tinawag niya si Adam. Agad naman tumayo si Adam at nakangiting lumapit sa asawa. You can't leave this way. Galit na sabit naman ni Don Fernando.
Tumingin lang si Adam sa lolo nito at sumama na rin kay Linda palabas. Sumunod na rin ang doktor. Tumayo na rin ang mag-amang Don Alarcon at Nico upang lumabas. Naiwan naman ang pamilya ni Errol na gigil-nagigil sa nangyari. Saglit pa ay tumayo na si Malu at pinulot ang papel na pinunit ni Don Julio. At nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. 99.9%? Windang nasambit ni Malu. Hinablot naman ni Don Fernando ang papel at nanlaki rin ang kanyang mga mata na mabasa ang resulta. Stupid! Singhal nito. Akala ko ba pinatrabaho mo to? Galit na tanong ni Don Fernando sa anak na si Errol. Yes, Papa! Si Ariana! Biglang baling ni Errol sa anak na si Ariana. Napakagatlabi naman si Ariana. Ariana! Galit na tawag ni Don Fernando. Lolo? Takot namang tugon ni Ariana. What happened? Tanong pang muli ni Don Fernando. Ginawa ko naman po yung utos ni Papa eh. Pinalitan ko po ng result. Halos maiyak-iyak na paliwanag ni Ariana. Then, paano nila nalaman na pinalitan natin yon? Tanong muli ni Don Fernando. Naalala bigla ni Ariana na may CCTV nga pala sa loob ng stockroom at muli siyang napakagat ng labi. Hindi na lamang binanggit ni Ariana sa kanyang lolo dahil natatakot siyang singalan nito. Lumipat naman ang restaurant ang pamilya ni Linda kasama nila Nico at ang ama nitong si Don Alarcon. Thank you so much, Nico, for giving your best para makita ang anak naming si Linda. Masayang pasasalamat naman ni Mariela kay Nico. And because of that, I don't have regrets to sign for the investments with your company. Sambit naman ni Don Julio. We can talk about that later, Don Julio. The important thing is, here, we have her back. Tugon naman ni Don Alarcon. Yes po. Tugon din ni Nico. Oh, by the way, ikaw si? Biglang baling naman ni Mariela ng tingin kay Adam. Adam po, Doña Mariela. Magaling naman na tugon ni Adam. Cut it off, iho. I'm your mother-in-law, hindi ba? Just call me mama. Mabait namang sambit ni Mariela. Napangiti naman si Linda at Adam. Ma. Mama. Nahihiyang sambit naman ni Adam. And of course, I'm the father of the family. Just call me papa. Sambit naman ni Don Julio. Ah, sige po, papa. Naiilang din na sambit ni Adam. Napangiti na lamang si Nico sa nasaksihan dahil hindi niya na maintindihan ang sarili kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Nakakaramdam siya ng selos. Unang beses pa lamang na nasilayan niyang kagandahan ni Linda ay gusto niya na ito. At dahil alam naman ni Nico na kasal na si Linda sa taong mahal nito, ay minabuti na lamang niya na itapon ang nararamdaman para kay Linda. Ngunit sa tuwing nakikita ni Nico si Linda ay hindi niya mapigilan ang sarili na hindi tumipok ang puso para dito. Mga mata na lamang niya ang tanging umiiwas upang hindi masaktan at magselos. Pagkatapos silang kumain sa mamahaling restaurant ay nagpa siya si Linda na sumama sa kanyang mga magulang. Naiintindihan naman ito ni Adam kaya binigyan na muna niya ng oras ang asawa para makasama ang mga magulang nito. Kaya naman umuwi na muna ng mansyon si Adam upang asikasuhin ang maraming bagay. This is your room, anak. Dinala ni Mariela si Linda sa isang silid. Naramdaman naman ni Linda ang nakaraan. Blanco, ngunit naramdaman niyang meron siyang naiwang diwa at pagkatao sa kwartong to. Damang-daman niya iyon. Naupo naman silang dalawa sa malambot na kama na naroon. Saglit pa ay biglang umiyak naman si Mariela. Ma? Nag-aalala naman si Linda. Okay lang ako, anak. Sobrang saya ko lang dahil sa wakas nandito ka na. Palagi kong hinihiling nun sa Panginoon na makita ka namin bago pa man kami mabura sa mundo. At I'm sorry kung wala kang makitang alaala sa nakaraan mo mula sa kwartong ito. Newborn ka pa lamang noong unang beses na dinala ka namin dito sa bahay. At ito ang naging kwarto mo. Sambit ni Mariela. Napaluha din si Linda. Kinuha ang kamay ni Mariela at hinaplos sa kanyang pisngi. Sobrang saya ko din po, mama, kasi andito ka na. Sa mundong inakala ko na wala akong naging kakampi. Sa hamon ng buhay na mag-isa kong tinahak. Sa mapaglarong tadhana na puro api at pangahamak ang aking natamo.
Meron pala akong pamilya na inakala kong tinalikuran na ako ng mundo. Awang-awa ako sa sarili ko pero hindi ako nakaramdam ng galit o sama ng loob sa inyo. Naniwala ako may dahilan kung bakit ganito ang naging kapalaran ko. At alam kong hindi habang buhay ganon. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Adam, siya ang naging sandalan ko. Hindi niya ako pinabayaan at ngayon narito na kayo ni Papa. Wala na ako mahihiling pa. Patuloy na dumadalo yung mga luha ni Linda mula sa kanyang mga mata. Hinalikan naman ni Mariela si Linda sa noon nito at niyakap ng mahigpit. Hinding-hindi na kami mawawala sa tabi mo, anak. Pangako yan. Sambit ni Mariela. Salamat, Mama. Sambit ni Linda. Okay lang po ba kung pwede kong malaman kung bakit? Nahihiyang tanong ni Linda sa kanyang mama kaya hindi maitutuloy ang sasabihin. Baby ka pala nung tamaan ako ng anxiety at temporary disorder dahil sa postpartum ko. Dahil alam ni Mariela ang nais itanong ng kanyang anak na si Linda, ay sinagot niya ng diretso ang nais nitong itanong. I got it when my mother died. Alos hindi na kita maalagaan ng mga panahong yun. To the point na ako na mismo ang usan nagdala sa'yo sa bahay ang punan. Maniwala ka man na sa hindi, anak. After kitang dalhin sa bahay ang punan, nawala lahat ng alaala ko. Pilit kong iniisip pero lalo lang nagiging worse ang lahat. Madami akong pinagdaanan na halos sukuan ko na. Pero isa lang ang hindi ko kailanman sinukuan. Iyon ay ang hanapin ka, Linda. Alam kong makikita kita sa tamang panahon. Lahat ng pinakamagaling na doktor ay nalapitan na namin upang bumalik ang mga alaala ko. Dumating din ang araw na pinakahihintay ko dahil nang bumalik kami ng Pilipinas at makita ko ang isang charity event sa TV, ay nasilayan kong muli ang iyong mukha. Simula noon ay pinahanap na kita kay Nico dahil malakas ang kutob ko na ikaw ang nawawala namin, anak. Naging mailap man sa mga unang pagkakataon pero narito ka na ngayon. Sa piling namin at lubos ako nagpapasalamat doon. Mayak-nyak naman ang sabit ni Mariela. Nagyakapan si Linda at ang inang si Mariela. Sobrang saya nila na makapagpaliwanagan pagkatapos ng ilang taong pagkakawalay sa isa't isa. Where's your big-time billionaire wife? Tanong ni Errol kay Adam pag-uwi nito. Kasama ni Errol ang asawang si Malu at anak na si Ariana sa may salas. Hindi naman nagsalita si Adam at akma na sanang aakyat sa itaas. Bingi ka ba o talagang natuto ka ng maging bastos? Galit na sambit ni Errol. Nagulat naman si Malu at Ariana sa ginawang pagsigaw ni Errol. Sa tingin niyo ba, Papa? May gana pa ako makipag-usap sa inyo? After na ginawa niyo kay Linda? Matapang na tanong naman ni Adam. Adam? Saway naman ni Malu. Isang mahagupit na sampal ang ginawad ni Errol kay Adam. Pumutok naman ang labi ni Adam. Honey, bakit mo naman sinaktan ang anak mo? Pagtatanggol ni Malu kay Adam. Sige pa, diyan ka naman magaling eh. Ang manakit at manakot. Ang gamitin ang kapangyarihan mo para ikaw ang masunod. Ilang taon kong tiniis ang lahat pa. Bilang respeto sa inyo. Kahit matakpan pa ang pagiging lalaki ko at pagiging asawa ni Linda, huwag lang kayo magalit. Pero pa, sobra na. Sobra naman na pati buhay ni Linda ay pagdadamot mo sa kanya. Kayo. Ikaw, Ma. Ikaw, Ariana. Karapatan ni Linda na maging masaya at makilala ang tunay niyang maging magulang. Maging masaya na lang kayo para sa kanya dahil wala namang ginagawang masama sa inyo ang asawa ko kung hindi puro pakikisama at magandang pakikitungo lang pinapakita niya. Hindi na napigilan ni Adam ang sarili na sabihin ang kanyang nasa loobin. Alam kong may kinalaman kayo sa pagtatangkang palitan ng DNA test result ni Linda. Hindi ko na alam kung anong plano ni Don Julio. Kung ano man yun, wala na ako magagawa pa. Dagdag pa ni Adam at umalis na. Adam! Sigaw ulit ni Errol. Ngunit dire-diretso si Adam na wari walang narinig. Ad! Biglang inatake si Errol. Errol? Sigaw ni Malu. Papa! Sunod na sigaw naman ni Ariana. Lumingon si Adam at nakita ang nasa sahig ng ama. Mabilis na lumapit si Adam at tinulungan si Errol. Papa!
sigaw din ni Adam. Mabilis nilang dinala sa ospital si Errol, ngunit sa masama ang palad ay dead on arrival na ito. Sumakabilang buhay na ang ama ni Adam. Errol! Ang tanging hiyaw na lang ni Malu ang naririnig sa malungkot na pangyayaring yun. Dahil sa sinusunod na tradisyon ng pamilya nila, Adam ay hindi binuro lang bangkay ng kanyang ama. Cremated na kaagad ito, ngunit open house pa rin sila para sa ibang mga kaanak at bisita na nais makiramay sa kanilang pamilya. Ma, bati ni Linda sa biyanan, ngunit tila'y wala itong naririnig. Our condolences. Sambit ni Don Julio, nakasunod si Linda at ang asawang si Mariela. Tulad ni Malu ay tila wala rin naririnig ang Don Fernando. Inintindi na lamang ito ng pamilya ni Linda dahil alam nilang nagluluksa ang pamilya ni Adam. Natapos ang halos isang linggong pagtanggap ng mga nakikiramay sa mansyon ng pamilyang Buenavista. Are you still thinking about Papa? Tanong ni Ariana sa kanyang ina na nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Of course I do. Pero I already let go and accepted the fact na wala ng Papa po. Tugon naman ni Malu. Maya-maya ay dumating bigla si Adam. Hinalikan nito ang ina sa pisngi. How are you doing, Mama? Hindi naman nagsalita si Malu. Simula nang nawala si Errol ay hindi na siya kinakausap ni Malu. Sobrang sama ng loob ni Malu at sinisisi pa din ang pagkawala ni Errol kay Adam. Nilingon ni Adam si Ariana ngunit umirap ito at hindi na rin siya kinakausap. Napailing na lamang si Adam at umalis na. Pag alis ni Adam ay napansin naman ni Ariana ang isang envelope sa table. Binuksan niya ito. Ma, look! Tawag ni Ariana sa ina sabay abot sa envelope. Tumaas naman ang kilay ni Malu dahil ang nakalagay sa envelope ay isang invitation card ng party ni Linda. Ngumisi si Malu. Are we going there, Ma? Tanong ni Ariana. I got plans. Ngumisi muli si Malu at may namuon na namang masamang balak sa kanyang isip. Samantala, busy naman ang pamilya ni Linda para sa nararating na pag-welcome party niya. Excited ka na ba, anak? Tanong ni Mariela kay Linda habang tinitingnan nila ang gown na susuotin ni Linda para sa party niya. Hindi na naman po siguro natin to kailangan gawin, Ma. Sambit pa ni Linda. Bakit naman hindi? Me and your papa is so proud na nakita na namin na nag-iisa naming prinsesa and we deserve this, anak. I want the whole world to know kung gaano kami ka-proud ng papa mo sa'yo. Sambit ni Marielle. Hi, girls! Biglang dating naman ni Adam. Hi, mahal! Humalik si Linda sa pisngi ni Adam. I brought some food. Iniabot ang pagkain pasalubong kay Linda at kay Marielle. Wow, takoyaki! Tuwang-tuwa si Linda na akala mo ay bata. Nabigla naman si Adam sa reaksyon ng asawa. I thought ayaw mo niyan, mahal. Pagtataka naman ni Adam. Ewan ko ba, bigla ko na lang gusto eh. Sagot naman ni Linda habang muwal na sa bibig ang kinakain. Slowly, anak. Para naman maaagawan ka eh. Natatawang sambit naman ni Marielle. May naaalala tuloy ako nung pinagbubuntis kita noon. Ganyan-ganyan din ako para mag-aagawan ng pagkain. Tapos sobrang takaw ko talaga, as in. Dagdag pa ni Marielle. Nagkatingin na naman sina Linda at Adam. You might be pregnant. Diretsong sabi ni Marielle kay Linda. Buong magdamag ay iniisip na ni Linda ang sinabi ng kanyang ina na marahil ay nagdadalang tao siya. Marahil ay tunay ngang hinuha ng kanyang mama dahil simula nang may nangyari sa kanila ni Adam ay hindi pa siya dinadatnan. Pagod naman si Adam kaya nakatulog na ito ng maaga. Gustuhin man ni Linda na mag-open up tungkol sa maaaring pagdadalang tao niya ay isinantabi na lang muna niya ito. Kinabukasan ay pumunta si Linda sa pinakamalapit na butika at bumili ng pregnancy test. Pag-uwi niya ay sinubukan niya agad ang pregnancy test habang wala si Adam at nasa trabaho. Habang naghihintay si Linda sa resulta ay kumakabog naman ang kanyang dibdib. Kinakabahan siya. Pagkatapos ng isang minuto ay chinek ni Linda ang pregnancy test at laking gulat niya ng dalawang guhit nito. Buntis ako? Gulat na sabit ni Linda sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa si Linda sa kanyang natuklasan ngunit naisip niyang huwag na munang sabihin sa asawang tungkol dito dahil nais niya sanang sorpresahin si Adam. Dumating na ang araw ng party para kay Linda.
Napakaraming bisita ang dumating. Lahat sila'y na-e-excite na makita ang nag-iisang heredera ng mga Rivera. Nasaan ang mama mo at si Ariana? Tanong na Linda kay Adam habang nasa backstage sila at naghihintay na magsimula ang party. We're not talking, mahal. Pero nag-iwan ako ng invitation para sa kanila. I don't think napupunta sila. Diretsong sambit ni Adam. Napayuko naman si Linda. Mahal, huwag mo na silang masyadong isipin. Sa ngayon, intindihin na lang muna natin si Mama at Ariana. Ganun na rin si Lolo. Masakit para sa kanilang pagkawala ni Papa, kaya nagpapasalamat ako kasi andyan ka para alisin lahat ng lungkot ko. Hinawakan ni Adam ang kamay ni Linda ng mahigpit. Maya-maya pa ay nagsimula na ang party ni Linda. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you the long-lost heiress of Familia de Rivera. May I present to you Lady Anne, also known as Linda Rivera. Pag-announce pa ng MC. Lumabas si Linda na suot ang magandang gown na pinasadya pa ng kanyang mama sa pinakamagaling na designer sa buong bansa. Hubog na hubog ang magandang katawan ni Linda at lalong tumingkad ang makinis na kutis na to. Namangha ang lahat nang makita si Linda. Napakaganda naman pala talaga ng nag-iisang heiress ng mga Rivera. Bulungan sa tumpukan ng mga bisita. Kamukha niyang mama niya, sambit din ng isang bisita. Ngumiti si Linda bilang pagbate sa lahat ng bisitang naroon at nagpalakpakan ng lahat bilang pagtanggap sa heredera ng pamilya Rivera. Proud naman na umakyat ng stage si Mariel, Julio at ang asawang si Adam. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay parang may napansin si Adam na kumikinang-kinang sa may mataas na bubong ng building. Nakita niyang nakasipat ang liwanag na iyon sa katawan ni Linda, kaya naman mabilis niyang niyakap si Linda at sinubukang ilayo ang katawan ni Linda sa ilaw na sumisipat dito. Nataranta naman ang taong nasa rooftop at bigla na lang nagpaputok. Nagsigawan ang lahat ng tao. Nagkagulo at hindi na magkandamayo kung saan pupunta at hihingi ng saklolo. Nakita na lamang ni Linda ang sarili sa sahig at nakaibabaw ang asawa na tulala na at lampas ang tingin sa kanya. Mahal? Nag-aalala si Linda. Hindi tumugon si Adam. Mahal? Bumangon si Linda at napahiyaw siya nang makita na tuguan si Adam. Mahal! Sigaw ni Linda. Tulong! Iyak na iyak si Linda. Agad naman nakahingi ng tulong sina Mariela at Julio, kaya naman mabilis na nadala sa ospital si Adam. Ma, si Kuya na Baril daw nasa ospital siya ngayon. Umiiyak na sabit ni Ariana. Nawindang naman si Malu. What? Bakit ang kuya mo? Biglang tugon naman ni Malu. Ano ma? Anong sinasabi mo? Nagtaka naman si Ariana sa ikinilas ng ina. Don't tell me. May kinalaman ka doon, mama. Diin ni Ariana. Natigilan naman si Malu at naluha. Napailing naman si Ariana at napaatras. Saglit pa ay umalis ito upang puntahan ang kapatid na nasa ospital. Bigla namang natauhan si Malu at sumunod naman kaagad kay Ariana. Where's my son? Natatarantang tanong ni Malu kay Linda. Nasa loob po siya ng ICU, ma. Sabit naman ni Linda. Tiningnan naman ni Linda ng masama si Malu. Dapat ikaw mong mababaril. Ikaw ang dapat na nasa ICU. Nagwawala si Malu. Naalarma naman si Ariana sa ginagawa ng kanyang ina, kaya agad siyang lumapit dito. Ma! Hinigit niya ang ina mula sa harapan ni Linda dahil nakita niya nagwawala na ito. Inilabas na muna ni Ariana ang kanyang ina. Naiwan namang palaisipan kay Linda kung bakit ganoon na lamang ang mga sinabi ng kanyang binan. Okay ka lang ba, anak? Pag-aalala ni Mariela kay Linda habang hawak ang balikat nito. Hindi naman makapagsalita si Linda dahil sa pagkagulat. Maya-maya ay lumabas na ang doktor ni Adam. Doc, kamusta po ang asawa ko? Agad na tanong ni Linda. The patient is still in coma because of the impact shot na natamu niya. Nadaplisan ang kanyang spinal cord which is connected sa brain. All we have to do now is wait and pray for the best para magising siya. Paliwanag ng doktor. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Linda. Paano po kung hindi na po siya magising? Garalgal ang boses sa tanong ni Linda.
I'm sorry, but there's a possibility na machine na lang ang bubuhay sa kanya. Please excuse me. At umalis ang doktor dahil nagmamadali din ito. Kumagulhol si Linda. No! Bakit kailangan mangyari sa amin to, Ma? Iyak ng iyak si Linda. Iyak din ang iyak si Mariela dahil sa awa sa anak. Wala siyang magawa para dito kung hindi yakapin si Linda at palakasin ang loob ng anak. Bumalik naman ang sasakyan si Ariana at Malu. Pagsakay nila ng sasakyan ay katahimikan ang saglit na bumalot sa mag-ina. Bakit mo yun nagawa? Binasag ni Ariana ang kanilang katahimikan. Gigil ang boses ni Ariana na hindi nakatingin sa ina habang nagtatanong. Hindi naman nagsasalita si Malu na nakatanaw lang din sa unahan ng sasakyan at tumulo ng mga luha. Ma, answer me! Bakit kailangan humantong sa ganon? Umiiyak na tanong muli ni Ariana. I don't know! Tumaas ang boses ni Malu at nagwawala. Ngunit bumaba rin kalauna na tila natatauhan na sa kanyang ginawa. So you did it. Kalmado na si Ariana na nagtatanong at umiiyak. Tumango ng bahagya si Malu at nalaki naman ang mga mata ni Ariana sa ginawang pag-amin ng ina. Ma, bakit? Oh my God. Hagulhol na si Ariana habang pinaghahampas ang manibela ng sasakyan. Nanatiling tahimik si Malu at patuloy na umiiyak. Nilingon ni Ariana ang ina at nagbuntong hininga. Inayos niya ang kanyang sarili at pinunasan ang mukha. Pupuntahan ko si Kuya. Kailangan niya tayo. Kahit dito na lang bumawi ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa kanilang mag-asawa. I think it's enough, Ma. Tama na. At bumaba na ng sasakyan si Ariana. Naiwan si Malu na iyak ng iyak sa loob ng sasakyan at puno ng pagsisisi. Agad na dumiretso naman si Ariana sa loob ng ICU at nakita niyang naroon sa loob si Linda na umiiyak at hawak ang kamay ni Adam. Tinitigan siya ni Linda sa mga mata na punong-puno ng pighete. Walang ano-ano ay nilapitan niya si Linda at tumayo naman si Linda sa pagkakaupo. Niyakap nilang isa't isa at kapwa na pahagulhol. I'm sorry. Sorry. Iyak ng iyak at paulit-ulit na sinasabi ni Ariana. Shh. Shh. Matagal na ako nagpatawad, Ariana. Salamat na nandito ka para sa kuya mo. Umiiyak na tugon naman ni Linda habang hinahaplos ang ulo ni Ariana. Adam? Biglang dumating si Malu. Ma, sabay na sambit ni Ariana at Linda. Niyakap ni Malu ang natutulog na si Adam. Anak, patawarin mo si Mama, anak, sorry. Iyak ng iyak si Malu habang yakap ang anak. Ma, inawat naman ni Ariana ang ina. Lalong napahagulhol si Linda dahil sa nasasaksihan, ngunit pala isipan pa din sa kanya kung bakit nagsosorry si Malu kay Adam. Ma, bawal mag-ingay dito. Paliwanag pa ni Ariana. Natahimik naman si Malu at napalinga kay Linda. Linda, sabit ni Malu. Saglit pa'y lumapit si Malu kay Linda. Nagtitigan sila sa mga mata. Patawarin mo ako. Bigla itong humagulhol at ganun din si Linda, maging si Ariana. Niyakap naman ni Linda ang biyanan. Mama, kalimutan na po natin ang nangyari. Ang importante ay narito kayo para kay Adam. Magkakasama tayong magdasal para sa kanya at ipaparamdam natin kung gaano natin siya kamahal. Sambit pa ni Linda habang umiiyak. Saglit pa ay kumalas si Malu sa pagkakayakap kay Linda. Salamat, Iha. Napakabuti mong tao. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit mahal na mahal ka ng anak ko. Sa ngayon hindi mo pa maiintindihan kung bakit walang sawa akong hihingi ng tawad sa'yo. Basta gusto kong malaman mo na sobra akong nagsisisi sa mga nagawa ko. Patawarin niyo ako. Sambit naman ni Malu. Hinawakan ni Linda ang mukha ng biyan na nagkumite. Ano pa man pong nais ninyong sabihin, isa lang alam ko. Inarim po kayo ng taong mahal ko. Kahit anong mangyari, hindi na magbabago yan. Sambit pa ni Linda. At nagyakapan silang muli. Lumapit din si Ariana at niyakap ang dalawa.
Sa bawat pagdaan ng araw ay hindi nagsasawa si Linda na alagaan at bandayan si Adam. Binabasahan niya ito ng libro at minamasahe ang mga kamay. Kinakausap dahil alam niyang naririnig siya ng asawa. Isang araw ay solo na nagbabantay si Linda kay Adam dahil may binibili lamang sa labas ang kanyang ina. Mahal, magpagaling ka ha. May sorpresa pa naman ako sa'yo. Nilabas ni Linda ang kanyang pregnancy test mula sa kanyang bulsa. Napahagulhol muli si Linda. Magiging daddy ka na, mahal. Hindi naman makapagsalita si Linda dahil sa bugso ng damdamin. Hindi niya mapigilan ang mapahagulhol. Eto mahal oh, buntis ako. Iyak na iyak si Linda at naghalo ng mga uhog at luha niya sa mukha na sobrang iyak. Kumuha si Linda ng tissue upang punasan ang mukha. At nang pagkatapos niyang punasan ng mukha ay nakita niya ang gumalawang daliri ni Adam. Kumunot ang noon nito at unti-unting nagmulat ang mga mata. Nanlaki naman ang mga mata ni Linda at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mahal? Agad niyang nilapitan ang asawa, tinitigan sa mata. Mahal? Si Linda to? Mahal, gising ka na? Naiiyak at tuwang-tuwa ang reaksyon ni Linda. Saglit pa ay dumating si Mariela. Diyos ko, gising ka na, iho. Gulat na gulat din reaksyon ni Mariela at agad itong tumawag ng doktor. Salamat sa Diyos at gumising ka na, mahal. Kausap na ni Linda si Adam na na-examine na ito ng kanyang doktor. Salamat, mahal, kasi hindi mo ako sinukuan. Salamat sa dasal at pagmamahal. Alam kong palagi kang nasa tabi ko kahit natutulog ako. Sambit naman ni Adam habang hinahalik-halikan ang kamay ni Linda. Wala bang masakit sa'yo? Okay na bang pakiramdam mo? Tanong naman ni Linda habang hinahawakan ang mukha ng asawa. I'm good, mahal. Ngumiti naman si Adam. Maya-maya pa ay biglang dumating na si Ariana. Kuya? Niyakap nito si Adam. Nagulat naman si Adam sa biglang pagbabago ng ugali at pakikitungo nito, lalo pa nang niyakap din ni Ariana si Linda. Really? Masayang tanong ni Adam dahil hindi pa niya alam na okay na si Linda at ang kapatid na si Ariana. Oo, bakit kuya? Totoo na to ha, okay na kami ni Linda. Ay, Ate Linda pala. Natatawa namang sambit ni Ariana. Well, that's great. Thank God. Masayang reaksyon naman ni Adam at niyakap niya ang dalawa. Kuya, kasama ko pala si Mama. Nahihiyang sambit naman ni Ariana. Natahimik naman si Adam at tumingin sa pinto. Saglit pa ay pumasok na si Malu. Ma, sambit ni Adam na nakahayag ang mga kamay bilang senyas na humihingi ng pagyakap. Agad namang lumapit si Malu at niyakap si Adam. Yakap na mahigpit mula sa inang nagmamahal ng tunay sa kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na sambit ni Malu. Ma, please, kalimutan na natin yon, okay? Okay na ako. Enough na yung pagsisisi. Let's just move on. Sambit naman ni Adam. Umiling-iling si Malu nang may biglang pumasok na pulis. Nagulat ang lahat dahil may dala itong posas. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Linda. Kusa namang iginawad ni Malu ang kanyang mga kamay upang mapasasan ito ng pulis. Sinurrender na po niya ang sarili niya, sir and ma'am. Ay namin na po ni Madam Malu ang Buenavista na siyang utak sa nangyaring pagbaral sa party ninyo. Kailangan na po siya naming dalhin para mapatawan ng tamang kaparusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Sambit ng pulis at lalabas na sana sila ng kwarto. Hindi na kailangan, sabit ni Linda. Humarang dito sa daanan ng pulis at nang biyana na si Malu. Inuurong na namin ang kaso. Hayaan niyo ng attorney namin na makipag-usap sa inyo. Sabi pa ni Linda. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong naman ang pulis. Opo, sir. Tugon naman ni Linda. At agad namang kinalas ang pulis ang poses ni Malu. Saglit pa ay umalis na rin ang dalawang pulis. Linda, magsasalita sana si Malu. Tapos na yun, ma. Kalimutan na po natin. Nakangiting sambit ni Linda at pagputol sa sana ay sasabihin pa ni Malu. Nagyakapan silang dalawa at naiiyak na nakatingin sa kanila ang lahat ng taong naroon.
si Adam, Ariana at Mariela. Pagkalipas ng dalawang araw ay nailabas na rin si Adam ng ospital. Inuwi na siya ng bahay at dumiretso sa bago nilang tirahan. Welcome to our new house! Sabay-sabay na bati nila Malu pagpasok pa lang nila ni Adam at Linda sa pinto. Abot hanggang tenga ang mga ngiti ng mag-asawa sa pagsalubong ng kanilang pamilya. Kompleto ang lahat. Naroon din ang lolo ni Adam at ni Don Fernando. Meron kasing konting pagsasalo sa bahay as open house dahil bagong bahay para sa mag-asawa. Nagkapatawaran na ang lahat at umusad na sa panibago nilang buhay. Thank you ma sa bagong bahay na to. Sabit ni Linda kay Malu dahil dito nang galing ang bago nilang bahay. You too deserve this bilang gift ka na rin sa new member ng family. Nadulas namang sambit ni Malu. Alam na kasi ng buong family na nagdadalang tao si Linda at si Adam na lamang ang tanging hindi nakakaalam. Sumenyas naman si Linda sa biyanan sa mata kaya naman iniwan na muna sila nito. Wait mahal, what is it again? What do you mean new member? Nagtatakang tanong naman ni Adam at may kislap sa mga mata nito. Saglit pa ay nilabas na ni Linda ang kanyang pregnancy test at inaabot ito kay Adam. Nanlaki naman ang mga mata ni Adam at biglang napaluha. Magkakababy na tayo, mahal? Naiiyak na tanong ni Adam sa asawa. Tumango naman si Linda at bigla ring tumulo ang mga luha. Oh, yes! Napasuntok naman si Adam sa hangin sa sobrang saya. Niyakap si Linda at pinupog ito ng haleng. I'm a dad now! Guys, tatay na ako! Masayang-masaya si Adam na i-announce sa lahat na tatay na siya. Congratulations! Sambit naman ang lahat. Uy, mahal! Ano ka ba? Natatawang awat naman ni Linda kay Adam dahil hindi na ito magandumayo sa kasiyahang nararamdaman. Thank you, mahal. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Thank you, Lord, for our baby. Hinalikan ni Adam si Linda ng buong tamis at nagpalakpakan ng lahat. Hindi talaga natin masasabi kung paano magiging takbo ng ating buhay. Minsan nasa taas at kung minsan meron namang nasa ilalim. Ganito ang naging buhay ni Linda at Adam. Sa una ay puro pighati at kalungkutan ang nararanasan. Ngunit umikot ang mundo dahil natagpuan din ni Linda ang tunay na kaligayahan. Dahil tadhana na mismo ang kusang lumapit para makilala niya ang kanyang tunay na mga magulang. Natuto ang bawat isa mula sa mapait na karanasan sa kanilang buhay. Si Malu, Ariana at Don Fernando ay natutong magpakumbaba at ibaba ang sarili dahil pinabatid sa kanila ng mga pangyayari na hindi habang buhay ay puro galit at puot ang kanilang paiiralin. Ngayon ay malaya na ang kanilang mga sarili mula sa masamang pagkataon ng nakaraan. Kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Masayang namuhay si Linda at Adam sa kanilang bagong bahay. Doon nila sinimula ng pagbuo ng bagong pamilya. Ipinangako ni Linda sa kanyang sarili na hindi kailanman mararanasan ng kanyang anak ang pait ng nakaraan na kanyang dinanas. Naging hands-on naman si Adam sa pagiging asawa at hindi kailanman nagkulang sa lahat ng gusto at pangangailangan ni Linda. Palaging nakaalalay si Adam kay Linda. Simula at simula pa lamang ng kanyang pagbubuntis. Palagi niyang iniintindi si Linda sa lahat ng bagay at hindi kailanman pinaramdam dito na nag-iisa siya. Hindi man sila ganong kaperpektong pamilya, ay masaya si Linda sa pamilyang meron siya at ang peace of mind na matagal niya nang hinihiling. Kung bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!